Pasado alas 7 ng umaga kahapon, September 5, nang pagbabarilin sa harap mismo ng Barangay Hall ng Poblasyon Zone 10 si Chairman Erasmo Hernandez ng dalawang lalaking sospek. Nagtamo ng tama ng bala ng 45 caliber pistol na baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Naisugod pa sa Lemery Doctors Hospital ang Barangay Chairman, subalit idineklara itong dead on arrival sa paggamutan. Matapos ang pamamaril, agad na bumuo ng Special Investigation Task Force o SITG ang PNP upang mabilis na maaresto ang mga sospek. Latest development sa aming follow-up operation, nasundan namin yung mga sinasabing sospek. Ano? At ito nga ay natagpuan namin yung ginamit nilang motor na recover namin at saka yung ilang gamit sa pamamaril. Yung mga jacket na ginamit nila, including the helmet na ginamit nila, ay na-recover natin sa Barangay Halang, sa Taal, Batangas. Ayon pa sa hepe ng Taal Municipal Police Station na si Police Major Fernando Fernando, nakuhanan pa sa closed circuit television o CCTV ang mga sospek na sakay ng motorsiklo matapos ang pamamaril. Base sa mga follow-up namin, follow-up operation, nakita namin na pinasukan yung sabungan sa Barangay Halang. Yun yung pinasukan ng suspect. At the same time, nung nalaman namin yon sa aming follow-up operation, nung nalaman namin siya, ay nagbuo agad tayo ng team para ma-secure natin yung area. Ayon kay Konsehal Renel Hernandez, isang matulungin na ama ng barangay, si Kapitan Hernandez. Super bait ho. Ang dami nung natutulungan dito sa barangay na lumalapit lagi sa kanya. Saka wala ko kaming alam na nakakaaway niya. Oh, napakabait na tao. Super. Yun ang lapitan dito eh. Katarungan naman ang panawagang byuda ni Barangay Chairman Hernandez na si Elsie Hernandez. Nanunungkulan po siya dito sa barangay. Priority po niya talaga ang barangay. Nananawagan po ako na ma-resolve yung pagpatay sa kanya na mabigyan ng katarungan. Nakaburol na sa kanilang bahay sa Poblasyon Zone 10 ang mga labi ni Kapitan Hernandez. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ng Taal Municipal Police Station ang mga sospek at wala pa rin inilalabas na detalye tungkol sa motibo sa likod ng pamamaslang. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw!